Ang panaginip ni Danica, ikatlong bahagi ng Buklat Basa Istorya, mga kwentong masusustansya para sa mga bata. Kwento ni Elizabeth T. Calara. Sa isang tahanan, sa Baryo Malusog, mayroong isang batang nagngangalang Danica. Isang gabi, si Danica ay nakatulog na may pangamba dahil nag-away sila ng kanyang inay matapos niyang tanggihan ang lahat ng prutas at gulay na inihain sa kanya. Habang siya ay nakatulog, siya ay napadpad sa isang kakaibang mundo sa kanyang panaginip na nagpabago ng lahat. Sa kanyang panaginip, natagpuan ni Danica ang kanyang sarili sa isang mahiwagang mundo kung saan lahat ng prutas at gulay ay may sariling personalidad at buhay. Nakilala niya ang isang grupo ng magagandang karot, saging at kalabasa na nakakausap na nagsabi sa kanya ng mga kahangahangang benepisyo ng pagkain ng iba't ibang kulay na prutas at gulay. Ang karot ay mayaman sa vitamin A at vitamin C na nakakatulong sa pagpapalinaw ng mata at pagpapalakas ng iyong immune system para hindi ka maging sakitin, saad ng isang karot. Sunod niya namang nakasalubong ang mga pulang prutas na kamatis, pakwan at apple. Kami ay mayaman sa lycopene at antioxidant na nakatutulong para makaiwas ka sa mga sakit. Ipinaliwanag rin nila kung paano kumakatawan ang bawat kulay ng iba't ibang vitamina at mineral na kinakailangan ng kanyang katawan upang lumakas at maging malusog. Habang si Danica ay naglalakbay sa mahiwagang mundo na ito, sinubukan niya ang lahat ng uri ng prutas at kulay na hindi niya kailanman kinain noon. Sa kanyang pagkagulat, lahat ay masarap sa lasa at naramdaman niya ang enerhiya at kaligayahan. Nang siya ay magising, napagtanto ni Danica na ang kanyang panaginip ay isang tanda na kailangan niyang magbigay ng pagkakataon sa mga prutas at kulay. Nang masubukan niya ang mga ito, sa loob lamang ng maikling panahon ay natagpuan na niya ang pagmamahal sa lasa ng karamihan sa mga ito. Dahil dito, mas tumaas ang kanyang enerhiya at mas naramdaman niya ang kanyang kalakasan. Simula noon, naging isang tungkulin ni Danica na subukan ang iba't ibang uri ng prutas at gulay tuwing Linggo. Tinulungan niya rin ang kanyang inay sa pagluluto ng mga makukulay na mga salad at smoothie at pareho nilang naramdaman ang mga benepisyong dulot ng pagkain ng mas masusustansyang pagkain. Nagpapasalamat si Danica sa kanyang panaginip na nagpabago ng kanyang buhay at nagtulak sa kanya na magkaroon ng pagmamahal sa masusustansyang pagkain. Ito ang panaginip ni Danica. Buklat, basa, istorya, mga kwentong masusustansya para sa mga bata. Ito ay isang nutrition education material na layuning maitaguyod sa murang edad ang positibong koneksyon ng mga bata at ang kanilang healthy food choices sa pamamagitan ng pagbibigay ng maiikling kwentong pangnutrisyon na kapupulutan ng aral. Kasama sa limang istoryang ito ay ang mga sumusunod. Una, si Lisa at ang mahiwagang tulya. Pangalawa, anong nangyari kay Pedro? Pangatlo, ang panaginip ni Danica. Pang-apat, ang magkaibigang Stella at Trina. Panglima, dito sa Sityo Tuntungin Putho. Ang mga aklat na ito ay ginawa at isinulat ng BS Nutrition UPLB Practicumers sa taong 2022 hanggang 2023 Group 1 para sa mga bata ng Tuntungin Putho, Los Baños, Laguna.